itinarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Ito ang matabang humungkahi ni Surigao del Norte, Congressman Robert Ace Barbers. Ang baliwanag po dyan ni Congressman, at kailangan daw ipakita po ng Pilipinas sa China na kahit wala tayong kakayahan, eh kumbaga, sisikapin pa rin po nating panagutin ang sino mang lalabag po dun sa ating batas. Sabay dapat. Ito upang pag-usapan po yan, nasa linya ng ating komunikasyon, si Congressman Ace Barbers. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan, sasayin nyo sa House Represent dito sa Target On Air. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon na si Congressman Ace Barbers. Kong, magandang nga po po. Hi, magandang hapon, Ka-Rex. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Apo, at kung ano po nakikita nyo, kung magkano po yung ating maaaring kaso doon po sa mga trespasser po yung binabanggit po natin kanina dyan sa West Philippines. Well, ang aking kasing panukala, Ka-Rex, no, na bakit ba ang China, kapag tayo ay nangingisda ang ating mga kababayan no, sa mismong ating lugar, apa, ayon sa exclusive economic zone natin, eh merong pagbabanta na huhulihin nila. Samantalang sila ay labas-pasok dito sa atin sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Apa, no? Napakaluwag po nila. Sabi ko nga, eh bakit ganun? Na tayo binabantaan na huhulihin na wala naman tayong ginagawa dahil atin yung pinupuntahan ng ating mga mangingisda. So kung sila ay pumasok sa ating exclusive economic zone, siguro dapat hulihin din natin yan. Mm-hmm. Ano po ito kung bali sa China po, pag ikinulong po nila yung mga Pinoy, saan po nila ito dadalhin? Ano yan, Ka-Rex? Ano yan? Sorry. Apa, sa China po, pag ikinulong po nila yung mga Pinoy, ito, saan naman po nila ito dadalhin? Yun ang hindi malinaw, no? Kasi unang-una, hindi nga na dapat nating nirerespeto yung ganyang pulisiya o ganyang panukala ng China. Dahil itong sinasabi nilang kanila ay sinasabi natin na atin at kakampi natin dito ang United Nations. Dahil meron pong arbitral ruling tungkol dito at nagsasabi na itong teritoryong itong pinag-uusapan ay parte at bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya wala pong karapatan itong mga Chinese na pagbantaan tayo sa ating mga pangingisda dito sa lugar nito dahil atin po ito. Apo, at kung ano po yung ating maaaring ikaso din po sa mga trespasser na yan, kumbaga para na mabigyan po ng action yan. Well, gaya rin po ng mga halimbawa po, meron po nagte-trespass sa inyo, no? Sa ating sa sariling bakuran, ito ay inuhuli natin at kinakasuhan natin. Siguro dapat pag-usapan talaga yan ng ating national defense at ng ating foreign DFA natin. Para tingnan natin kung ano ba yung pwede nating gawin at anong pwedeng nating iparusa diyan sa mga nagte-trespass dito sa ating teritoryo. At sa tingin niya gaano po natin sila maaring kumbaga yung katagal na i-detain po, gaano katagal? Siguro yun nga ang pag-uusapan kasi ako hindi ako pamilyar kung meron ba tayong pulisiya tungkol diyan. At kung wala man, siguro pahon ngayon, gawa natin ang tamang pulisiya at tamang mga reglamento para magamit natin to sa mga trespassers dito sa ating teritoryo. Bukod po dun sa pag-detain po, Congressman, kumbaga ano po yung mga hakbang ang maaaring gawin po ng gobyerno para malaman ng China yung mga pag-aari po natin, di ba? Kumbaga yung paglabag na ginagawa po nila sa West Philippines.
Eh yan kasi hindi nila pag-respeto sa arbitral ruling. Apa. At ayon nga sa kanila ay hindi nila pinaniniwalaan yan. At according to the China government, eh kanila yung lugar na yan. Eh taliwas po yan dun sa sinabi po ng arbitral ruling ng United Nations. Alam niyo po itong samahan po ng mga bansa, eh tinatawag natin United Nations, eh isang organisasyon na dapat nating respetuhin. Dahil kung hindi po rin respetuhin ng mga bansa yan, eh magkakagulo po ang mundo. Mm-hmm. Kaya nga ho, merong mga ganyang pulisiya nang sa ganun eh magkaroon po ng order. Mm-hmm. At katiwasayan ang ating mundo. At respeto sa bawat bansa na miyembro po ng organisasyon na ito. Apo, at ano po ito kung kumbaga napag-uusapan na po tayo? Dahil lang China po, kumbaga alam naman po natin about naman po dun sa mga POGO operation. Yes, o, kagaya nga niyan, ano, tayo po'y ginagawang tambakan na nitong mga Chinese na ito na physical na hugal, droga at kriminalidad gaya ng kidnapping, murder, etc. etc. Kaya po nakakalungkot eh. Dahil dito po sa atin tinatapon yung basura nila eh. Kaya dapat hindi naman po tayo nagkulang ang ating gobyerno sa paninindigan. At gaya nga ng ginagawang aksyon ng ating gobyerno, eh lagi po tayo nagpapahil ng protest. Fortunately, ito ating diplomatic protest always falls on deaf ears at hindi binibigyan pansin ng China. Apo. At kung baka meron, opo, kung baka meron kayong mensahe at nasa inyong pagkakataon po, Congressman. Okay, maraming salamat, Karex, at ang aking panawagan sa ating mga kababayan, wag po tayo magpapagulat dyan sa mga pagbabanta nitong mga Chinese na ito, itong Coast Guard na ito dyan sa West Philippine Sea. Dahil yan po ay atin at tayo po ay may karapatan dyan. Yun lamang po. Maraming salamat, Karex. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan, sasa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Urong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumain niyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.